di anak po ang inyong mistisang langgara, si Lantako. Magandang hapon sa lahat ng mga OFW saan man kayo sulok ng mundo. Magandang gabi, umaga o madaling araw dyan sa inyo. Bilang isang OFW, gusto ko rin magkomento doon sa issue ng One Health Pass. Kasi sa dami-dami ng mga OFW na gustong umuwi ng Pinas, maraming hindi nakaka-uwi. Maraming may naiiwan sa airport, hindi nakakasakay ng eroplano. Nandiyan na sa airport yan pero hindi pa siya nakakasakay, or hindi pa sila nakakasakay, or hindi sila makasakay dahil sa One Health Pass. Ngayon, mga langga, ganito kasi yun. Hindi lahat ng OFW is kasambahay. Diba? Pero karamihan kasambahay. Ngayon, karamihan sa aming mga kasambahay, kapag pauwi na or bago umuwi, mayroong mga amo na imbis na pagpahingahin ang kanilang mga kasambahay dahil pauwi na nga, ang nangyayari, linis dito, linis doon, utos dito, utos doon, halos itaob na yung bahay at ipagpag sa paglilinis, ganun yung mga langga. Ngayon, kung akala ng iba na madali tayong makagamit ng internet at makapag-fill up dyan sa One Health Pass na yan, para sa hindi nakakaalam, hindi po ganun kadali kasi hindi lahat ng mga kasambahay free internet. Yung iba, data lang ang gamit, kailangan mag-load para makagamit ng data. Paano kung hindi ka naman nakakapag-load? Hindi ka nakakalabas? Kailangan mo pang makiusap dun sa amo mo na loadan ka. At saka kung may data ka man, paano mo gagamitin yung cellphone na yun dahil nga pauwi ka na, utos sila ng utos, linis ka ng linis, kasi ganun sila eh. Kahit sabihin mo pa yung babalik ka, pero advance sila kasi mag-isip. Mayroong iba na baka hindi na to babalik ka lang, buong bahay yan, general cleaning. Bago ka aalis, lahat yan, itapon ang dapat itapon. Kaya nga sabi ko, halos ano na lang eh, halos ipagpag yung bahay, itaob na para malinis na yung lahat eh. Ganun yun. Kaya hindi ganun kadali na, ang dali-dali mag-fill up ng ano eh, ng One Health Pass eh. Hindi po ganun. Kasi hindi lahat ng kasambahay dito nakakagamit ng internet. Paano kung may data ka nga, mahina naman yung connection ng data mo. Ganun yun eh. So sana, maraming nagsasabi na tanggalin na daw yung health pass. E kung yun yung nakakabuti, sana. Diba? Ako hindi naman ako against sa one health pass na yan eh. Ang problema kasi, hindi rin lahat ng kasambahay marunong mag-fill up, marunong gumamit ng mga gadget, marunong pumunta kung saan dapat puntahan ang One Health Pass na yan at doon mag-fill up ng kailangan. Diba? Kagaya niyan, 24 hours ba yun? Bago ka sumakay? E paano kung yung 24 hours na yun, naglilinis ka pa, hindi ka pang lahat nakapag-impake siguro ng mga gamit mo eh. Oh. Tapos, pipill up ka pa ng One Health Pass. Sana naman, kasi complete vaccine naman, may booster pa. Diba? Ano pa ba? Ano pa ang kailangan? Hindi pa ba sapat yun? Kailangan talaga pahirapan yung mga OFW. Akala ko ba mga bayani ang mga OFW? Pero bakit nyo pinapahirapan ng ganun? Bayani bang matatawag yung mga yun? Siguro kaya tinatawag na bayani. Nagbubuhis-buhay eh. Alam mo yun? Iba na uuwi na lang na wala ng buhay. Kaya bayani.
at sa laki ng naiambag ng mga OFW sa ating bansa. Patuloy pa rin na pinapahirapan. Una-una yung One Health Pass na yan. Tapos ngayon, may bago, di ba? PhilHealth na naman. Ayan na naman yung PhilHealth na mandatory. Ang PhilHealth na yan, hindi naman mapapakinabangan yan dito. Magkasakit kami dito, kung hindi kami gagastusan ng aming amo, kami ang gagastos. Hindi namin magagamit yung PhilHealth. Di ba? Ako okay na ako sa is-is-is at pag-ibig. Ganun lang. Pero PhilHealth, tapos mandatory pa. Hindi ka makakuha ng OEC kapag hindi daw makabayad ng PhilHealth. Pero sana naman walang ganun, di ba? I-mandatory nyo talaga OFW, tapos ang laki na ng babayaran. Pabigat palalo, di ba? Yun yung mga bayani, pinabibigatan nyo. Yun yun eh. Diba? So, tawag dito, na ano ko lang, na naalala ko lang na isa pa yun na parang pabigat ngayon sa mga OFW. Pero balik tayo doon sa topic talaga natin ng One Health Pass. Sana po, tanggalin nyo na. Kasi, yung hindi marunong mag-fill up noon, ang hindi marunong magpunta sa dapat puntahan o website na yon, kita mo, yung iba, nandoon na lang sa airport, hindi na bumabalik sa bahay ng amo nila. Kawawa naman, di ba? Sana lang talaga, sana. Kasi, kumplito na sa vaccine, may booster pa, ano pa? Di ba? Sana po, sana mapansin nyo po yan. At yung PhilHealth na yan, na mandatory. Talagang mandatory talaga. Akala ko wala na yun nun eh. Tapos ayan na naman uli. So, sa mga kababayan kong OFW dito sa Saudi Arabia, laban lang tayo mga langga. Laban lang hanggang sa makauwi, hanggang sa matapos ang ating kontrata. Diba? Laban-laban, walang bawi. Pwedeng mapagod, hindi pwedeng sumuko. Ganun ang buhay. Hindi pwedeng sumuko. Kasi pag sumuko tayo, talo tayo. Diba mga langga? Kaya sana po, pakinggan nyo po ang hiling ng mga OFW na tanggalin na po ang One Health Pass at yung PhilHealth po na mandatory na hindi naman po namin mapapakinabangan dito yan. Kung nandyan kami sa Pinas, oo. Pero pag dito sa ibang bansa, magkasakit ka dito, wala. Ikaw ang gagastos kung hindi man yung amo mo. Kung mabait yung amo mo, swerte ka. Pero kung hindi, butas ang bulsa. Ganun lang yun. Diba malangga? Kaya laban lang tayo mga langga. Laban lang, laban. Hanggang dito na lang mga langga. Ito ang inyong mistisang langga, Rasilang Tako. Hanggang sa muli mga langga. Bye-bye!